God's Day po, kapamilya. Dito na naman po tayo sa ating 8 o'clock prayer devotion. Salamat po sa pagsama sa atin at samahan niyo po ako na matutong muli sa sasabihin ni Lord para maging handa tayo sa araw na to. Okay, unat-unat muna. Ayan. Okay, sige po. Lord, ano po message niyo sa amin? Today, ang sabi ni Lord, ang title po natin ay Leave the Devil No Choice. Pakisabi po sa ating sarili, Leave the Devil No Choice. Kung noon po may sinabi si Jesus na, Get behind me, sabi niya. Get behind me, Satan. Malapit pa rin si Satan noon. Tapos may sinabi si Lord din si Jesus na, Get away with me, Satan. Pero po yan si Satan, paikot-ikot pa rin eh. Kaya po, ang ngayon, ang title po is Leave the Devil No Choice. At pagka po yun ang sinasabi natin, sa totoo lang po, hindi naman daw magiging sin ang kahit anong temptation sa buhay natin kapag hindi natin pipiliin na gawin yung tinitempt ni Satan sa atin. Wala siyang power para sabihin din sa atin na, oh, ito yung ano, ang ititempt niya lang tayo. Pero hanggat hindi mo ginagawa yung tinitempt ni Satan na mali, hindi ka pa rin magkakasala. Kaya po napakahalaga ng verse natin for today, taken from Ephesians 6 verse 11, natakal na rin po natin to nun, put on the full armor of God. Diba binigay na nga po sa atin yun ni Lord bilang mga warriors niya, so that you can take your stand against the devil's schemes. Kasi po, pag tayo lang, hindi natin kaya. Ang demonyo po kasi, ginagamit niya na ang mundo, yung social media, para i-affect yung ating pag-iisip ng kung ano ang mga tama at mali. Ang ginagawa niya, nilalagay niya ng konting mali lang para magmukha pa rin tama. Tapos, yun din po, depende sa sarili natin, yung flesh natin, flesh desire. Tsaka po, syempre, laban talaga to. Siya talaga ang kalaban natin. Kaya nga po sabi ni Sir Max Lucado dito, your battle, your real battle is with your archenemy, the devil, ang lalim na salita. Pero basta ang alam ko, ang kaaway natin po ay yung devil, o diba? He has held this stronghold in your life for years. Ano po ba yung stronghold? Diyan po ay yung kahit ano na kakapitan niya sa puso mo. Ano kaya yun? Ay, alam niya po natin yun. Yung galit, yung bitterness, yung pride, ano pa, yung addictions, ano pa, yung unforgiving, pagiging unforgiving natin, at kung ano-ano pa po, basta may kahit ano daw po, ang stronghold ay kahit po ano, nasalungat sa katotohanan na sinasabi ni God. Kaya po napakahalaga na ano eh, alam natin kung ano ba yung totoong sinasabi ni Lord, hindi yung sabi-sabi lang ng tao. Kaya po napakahalagang nagbabasa tayo ng Bible. Oh, yun po yung stronghold. Sabi niya, kasi yun doon pupunta talaga si Satan. Pag may nakita siyang galit, may butas na yan para makapasok siya. Tuwang-tuwa na siya pagka may ganyan. Nako, marami yata tayong haharapin ngayon ah. Sabi niya, you've tried everything to overcome it. Renewed discipline, self-help book, pop culture gurus, but nothing helps. Totoo naman po, kahit magbasa tayo ng para maging ano tayo, magkaroon tayo ng peace of mind. Yung mga, misa po may iba, nag-yoga-yoga pa. Pero yun, wala daw po mas matulong naman sa atin yun eh. Sabi niya, but now you come in God's power and God's center stage. Jesus is your heart. Angels in front and back. O, ito na po yun. Ito na po yung totoong laban. Kasi po kahit anong sabi ng mundo na kakayanin mo, sabi po ng Bible, hindi mo kaya. Huwag na po tayong magpaloko sa sarili natin na
the power of your mind, the power of your mind. Hindi naman po, wala naman talaga tayong power eh. Si Jesus pa rin, yung Holy Spirit pa rin po talaga yung kailangan natin. At once po nandoon tayo at kasama natin si God, ang ganda pong isipin na, God's power with you, andyan na. Tapos, God is the center stage and Jesus in your heart. Andito na si Jesus. Tapos yung mga angels pa, katotohanan po yun. Sabi nga po, meron pong nag-testimony na nakakakita daw siya mga angels. Sinabi po sa akin to nung isang youth na pagka daw po ang warrior ni Lord, mas mabigat ang pinagdadaanan. Pinadadalan po yan ni Lord ng mas maraming anghel. Kaya po yung meron daw pong nag-testimony na nakakita siya ng angels, pagkita niya dun sa isang tao, isa lang ang anghel. Tapos yung isang tao, tatlo ang anghel na nakikita niya. Tapos nung pumunta siya sa bahay nung isang kapatiran nila na nakita niya pati daw yung buong bahay nung kapatiran na yun na ang daming pinagdadaan ng trials, yung test of life, ay pinaliligiran ng mga anghel. The greater your angels, ay mas malaki ang iyong laban. Kaya nga hindi po ako nagtataka. Kasi gano'n naman si Lord, talagang sabi, I will send angels para sa'yo. Diba? Yun ang sabi ni Lord. Tapos sabi pa niya, you come not with hope of possible victory. Hindi po possibility ang victory sa atin, but with assurance of complete victory. Kaya po mga kapamilya, hindi ko po alam ang pinagdadaanan nating lahat, pero alam ko po may pinagdadaanan ang bawat isa. Iba-iba ang cross natin. Hindi pwede tayo magpalitan ng cross. And in every season, in different times of our life, si God lang magdidesisyon yan. Kung gagaan o mas bibigat. Pero isa lang po ang assurance. God is with you. God is with us. Kaya po ang sarap isipin, prat ko na lang sinasabi yun. Pero po sobrang thankful po. Dapat po tayo maging thankful tayo kay Lord parati dahil yun yung promise niya sa atin. Ano pang sabi niya? Ikwento po niya dito yung parang kay Joshua. Sabi niya, ano ba yung ginawa ni Joshua? Ano ba yung ginawa ni Joshua? Yung kapalit ni Moses nun, di ba? Tapos, aanuhin nila yung wall of Jericho na napakapal po ng wall niya. Buti sana kung ganyan lang yung padar nila. Ilang metro ba yung layo nung wall na yun? Kaya hindi, paano nila masisira yun? Pero sabi doon, march in like Joshua at the walls of Jericho. Pag sinabi pong march, inisip ko tuloy, gumalaw! Gumalaw ka! Paano ka gagalaw? God's way as His warrior. Gumalaw po tayo bilang mga anak niya. Bilang warrior, blast your ram's horn. Pag malaki natin ang Panginoon, huwag walang takot. Sing songs of redemption. Kaya po, nakita ko nga po yung talaga yung sa kakanta pa lang may victory na tayo. 'Di ba yung po yung unang-una sa yung worship team, yung mga basta meron po silang isang group ng worship team, isang group ng tagalinis, tagaganyan. Yung worship team ang pinakauna, yung kumakanta. Tapos, and declare scriptures of triumph. Kaya po napakahalaga na alam natin yung mga scriptures na talagang magpapatotoo na tayo ay magtatagumpay. Naalala ko nga po yung kahit kuminsan tingin natin na imposible na, kahit na minsan nakikita natin na wala na, huwag po kayong maniwala kasi bulong lang nung ng devil sa inyo. Tapos sabi niya pa dito, marinate your mind with declaration of Jesus. Ito daw po. So parang nabasa ko po dito, it is finished, sinabi na daw ni Jesus, tapos na mga
kapamilya. And the announcement of the angels, He is not here, He is risen. So una, sabi ni Jesus, tapos na. Huwag ka nang mag-alala. Pangalawa, Jesus has risen. He has the power. He is the Son of God at kasama natin siya. Personalize the proclamations of Paul. Parang katulad din po kay Paul na ano sabi niya, we are more than conquerors, panalo na po tayo. At ang huli na sinasabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Apat lang po ito sa pwede nating isip-isipin na para magkaroon tayo ng strength na kaya natin ang kahit anumang temptation na dumadating sa buhay natin. Sa na nagkakos yun ng mga trials and test of life. Tapos sabi niya, as you do, pagka naalala niyo po itong mga sinasabi ni God, the demons will begin to scatter. They have no choice but to leave. Call upon God and leave the devil no choice. Sabi nga po, they have no choice but to leave. Para kundi umalis na lang sila. Pero po bago mangyari yon, you will choose also. You have the choice. Binibigay din po sa atin ni Lord kung anong pipiliin natin. Pipiliin ba natin na piliing maging yun nga na magsumunod sa Panginoon at maniwala sa salita niya o magpapakatalo na lang tayo. So sa araw na po na to, naisip ko nga po yung experiment namin noon, yung rose na puti. Pagkatapos, binuhusan namin yung water, nakasok yung rose sa tubig. Tapos, nilagyan namin ng jubos. Kang blue yon. Pag sinipsip niya yun, tapos bulaklak, magiging blue. Pag ano naman yun, pagka naman orange, sisipsipin niya, magiging orange yung flower. Kita ko po, parang tayo ganun din. Saan nyo ilulublob yung ugat natin? Saan natin ilulublob yung isip natin? Kaya nga po sabi niya, marinate your mind with the truth of God. Kasi po kung ano daw po yung ipinapasok natin sa ating sarili, sa ating pag-iisip, yun din po yung magiging result ng kung ano yung gagawin natin, ng kung paano tayo magre-react, ng kung paano natin haharapin ang buhay, kung paano tayo magdidesisyon. Kaya po, sa araw na to, sana isok talaga natin yung ating puso, yung ating isip sa sinasabi ni Lord. Tapos na anak, huwag kang mag-alala, I have already risen. Katulad din po ng sinabi ni Paul with his whole heart na sabi niya na kaya kong gawin lahat through Christ who strengthens me. At yung isa pa po na sabi niya, we are more than conquerors. There is a complete assurance that we will win every battle of our lives. At sa araw na po na to, sinabi na ni Lord, choose Him over anything else. And the devil will choose to leave you. O di ba ba? Ayan na naman ako sa di po ba? O sige po. So, yun lang po. Parang tandaan po natin na kung ano man po yung ipinapasok natin sa puso natin at isipan natin, yun din po yung kalalabasan ng kung anong magiging tayo. Piliin po natin ang tama. Piliin po natin ang Diyos. So, good morning po sa inyong lahat. And may we start the day with God and finish it victoriously. Pray na po tayo. Father God, andito na naman po kami. Nagti-thank you po sa paalala nyo na mag-ready na po kami as warriors, Lord God, to be fully armed, Lord God. Tulungan nyo po kami dahil
Unang-una, Lord, alam po namin na napakarami ng ibinibulong ang kalaban sa amin. Para manghina kami, mawalan kami ng tiwala sa sarili namin, mag-doubt kami sa inyo. Tulungan niyo kami, Lord. By the power of the Holy Spirit, Lord, na iniwan po sa amin bilang inyong mga anak. Humingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa mga pinaniwalaan namin kasinungalingan na sinasabi sa amin ng kalaban, Panginoon. In Jesus' name, we cast out our fears, we cast out our doubts, Lord God. We cast out any stronghold sa aming buhay. Hindi po kami maniniwala sa kahit anong ibubulong niyo sa amin. We are fearfully and wonderfully made. And we are precious in your eyes, Lord. Na kami po ay mahalagang mahalaga sa inyo. Kaya't hindi po namin dapat katakutan ng kahit na anong darating sa araw na to. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matapos ang araw na to na victoriously. Lord, nililift up po namin sa inyo ang lahat ng mga tao na nakikinig ngayon kung nanghihinaan kanilang kalooban sa mga test of life, Father God. Paniwalain niyo po sila na hindi niyo po hahayaan ang kahit na anong harapin nila ngayon na hindi nila kakayanin dahil kasama nila kayo. Ipadala niyo po ang lahat ng mga anghel na kakailanganin nila, Panginoon, para po matapos ang araw na to, Lord God, victoriously. Pinapanalangin din po namin, Lord, ang lahat ng mga may sakit, Lord God. We cast out the spirit of sickness, Lord, in their bodies, Father God. Pinapanalangin din po namin, Lord, ang mga tagapaglingkod niyo. Lalong-lalo na po sa mga doctors din, sa mga frontliners, at saka po, Lord, sa lahat ng mga nagsaserve sa inyo na hindi po magsastop yung heart, Lord, to serve you. At ganun din po, Lord, lalo-lalo na po sa mga taong naapektuhan. Lord, tulungan niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning.